masaya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinaksi ang kasalanan, nalupig ang kamatayan, sinayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magdala at magsaya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, ikaw ang buhay. Para sa mga nagpapakumbaba, ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga paglukob upang ang mga nananabik sa mga ipinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganaan na lubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin
at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia, kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat do'y naglayag patungong Sipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon, kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Panginoon, at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin."
At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako ay naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ninyo man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya kakatulan sapagkat naparito ako hindi upang katulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ay ang hahatol sa kanya sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam ko na ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Sinabi dito sa ating Ebanghelyo, si Jesus, ilaw ng sanlibutan. Ano ang ibig sabihin yan? Kung ibig nating malaman ang paraan para makapasok sa langit pagkatapos ng buhay natin sa lupa, kay Jesus tayo magpatulong. Kung ibig nating maiwasan ang magkasakit at manatiling malusog, kay Jesus tayo magpaturo. Kung ibig natin gumaling sa ating sakit, magpatulong tayo kay Jesus. Kung ibig natin maging maayos ang ating buhay, kay Jesus tayo magpaturo. Kung ibig natin maging maayos at maging maganda ang ating pang-araw-araw na buhay sa lupa, kay Jesus tayo magpaturo. At iba pa. Bakit? Sapagkat si Jesus ang ating ilaw, ituturo niya sa atin ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo ay mamatay. Nilalang niya tayo upang mabuhay. Subalit, pinili natin ang kamatayan. Muli tayong pinagkakalooban ng buhay ni Kristo na ating manunubos. Kaya, lumapit tayo sa ating Ama sa pamamagitan niya. Ang ating tugon, Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa at mga obispo naway patuloy nagpahayag ng mabuting balita na muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway tularan ang habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga sa maging sa kanyang pinakaabang kapatid. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayan ng mga mahirap na bansa naway maakit na lumapit kay Jesus na naging isang dukha para sa ating kapakanan. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga may mabibigat na pasanin sa buhay naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Makapangyarihang Diyos, na sa iyong kamay ang aming buhay. Taglay ang pagtitiwala sa iyong mapagpalang pangangalaga. Inilalapit namin sa iyo aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Masayang nagsalot aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong alak at tinapay, gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa nagkakaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nang iyong bayan, nagpupurit, nagkakaisa sa iyo.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pag-aakin ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami ay pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo na ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay sharing umiral sa aming pamumbuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang pag-aakin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nag-aaking walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang iniaking sa krus. Ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at
kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lakat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluog ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghintapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri
sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ng lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, naging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili ka nakapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mo na kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na nagdudulot ng iyong kabutikan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Kapag Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangan ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.